believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, in Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. So that I could be found.
love is wider. Your love is deeper. It's the greatest of all. The greatest of all. The greatest of all. Is your love
is higher than the skies up above. And what I need, your love is deeper. It's the greatest. Sing about his love, church. Your love is higher than the skies up above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. The greatest of all. Patuloy po tayo namawid sa ating Panginoon sa umagang ito. And as we sing this song, let us remember that the God that we serve, the God that we worship, the God that we adore, the God that we came for in this church is a way-making God, a miracle-working God, the God of wonders, the God who makes things possible, the God who blesses, the God who loves, the God who judges. I worship you. You are here.
worship you. You are here, you mend in every heart. I worship you, Lord. I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. For who you are, Lord. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Oh, you never stop, Lord. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. It's raining. It is well with my soul.
Lord, it is well with my soul. It is well with my soul. Father, we thank you for even through the rain, even in the midst of a storm, we know that you're working. We know that you're working wonders. You're making ways. You're always making the impossible a possibility, O God. Lord, we thank you for bringing us here together, not only that we may meet each other, but most of all, Lord God, that we may encounter you through your word, O God. Lord, we thank you. We thank you, Father, for we know that not only you are our Father, you are our friend, our provider, our leader, our comfort, our constant in this ever-changing world, O God. Lord, we thank you. We thank you, Lord God. Not even a word, not a word, Lord God, can ever describe how thankful, how grateful, and how much we adore you, O God. So this morning, please accept this humble offering, this worship and praises that we offer you, O God. Lord, we thank you. We adore you in the name of Jesus. Salamat po sa ating masarap na awitan sa Diyos sa umagang ito. At tayo po ay sumandali pong manalangin muna. Sa umagang ito, tayo po ay dumulog sa ating Diyos. Personally, let's pray to God na patuloy na ilid tayo ng Diyos sa umagang ito. And may God speak to each of us sa pakikinig natin ng salita ng Diyos sa umagang ito. Let's pray for the leading of the Holy Spirit sa ating speaker, even sa bawat isa po sa atin. Let's pray together. Banal na Diyos, salamat po sa umagang ito. Tunay Diyos na ikaw ay mabuting Diyos. Tunay o Diyos na ikaw ay tapat at hindi nagbabago. Sa umagang ito, Panginoon, we are here to praise you. We are here, God, to worship you. We are here, God, to listen to your word, Panginoon, sa umagang ito. Lord, we are all here as one body, as one family, O God. Lord, we pray that your Holy Spirit be with us in this morning. Lord, may your Holy Spirit be with us this morning, O God. And Lord, may you please anoint our speaker, O Lord. May your Holy Spirit be upon her, O God, sa umagang ito. That her mouth will be your mouth, O God, so that we will listen, we will hear your word in this morning. Thank you, Jesus. Lord, kayo po ang tumugon sa pangangailangan po ng bawat isa sa umagang ito, sa spiritual na kalagayan, O Diyos. Ano man po yung kahinaan namin, spiritual, Panginoon, sa umagang ito, we believe, O God, na palalakasin mo kami sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At makarinig po muna tayo ng scripture reading sa umagang ito. Sa Exodus chapter 40, verse 1 to 16, may I call si
Sister Bianca, kung meron po kayong Bible or some cutie po, yung cutie po niya ay today's cutie. Exodus chapter 40, verse 1 hanggang 16. Exodus chapter 40, verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na ginto, sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang iyon. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at tolda ang palangganang at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ito ng buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging masagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at doon maghukas ayon sa ritual. Pagkatapos, isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglingkod sa akin bilang pari. Palapitin mo rin ang kanyang mga at isuot mo sa kanila. Tiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. First, ginawa Moises ang lahat ayon kay Yahweh. Amen. And good morning po. So before po ng sermon, i-play po muna ng video si Kuya Loren. Maayos naman po ang tunog niyo. Yan. So, salamat po sa pag-iingat ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po. Alam ko po na yung bawat isa ay medyo kinabahan, di ba, kagabi, sa panahon po natin, at yung iba medyo hindi rin maayos yung tulog. Pero salamat sa Panginoon kasi meron tayong pagkakataon na sumamba sa Kanya sa oras na ito. Amen po. At nawa sa umaga po ito, nais ko po na makapokus po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umaga po ito. Maiksi lamang po ito at nais ko po na tuwiran po nating marinig ang salita ng Diyos. Ang title ko po, kumpleto na ang tabernakulo. Naroon ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Sa pagbabasa po ng Exodus, sa aklat po ng, sa QT po, part po ito ng binabasa po sa QT. So, simula sa chapter 28 until dito sa chapter 40, yung binasa kanina, ito po yung pinakang last chapter ng aklat ng Exodus. So, makikita po natin dito paano nila nakumpleto yung pagbubuo sa tabernakulo o yung tinatawag na toldang tipanan. So, tingnan po natin yung title. Kompleto na yung tabernakulo, naroon ang presensya ng Diyos at ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lamang yung mga kasangkapan binanggit doon sa aklat ng Eksodo, sa loob ng tabernakulo, yung toldang tipanan, bagkus yung pinakamahalagang part, after nilang magawa, naroon yung presensya at yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen po? Next slide po, Teacher Loren. Ang sabi po dito, number one, ang tabernakulo at sesu. So verse 1 to 15, yung binasa po kanina. And then yung pangalawa,
ang pagsunod sa ating Panginoon, verse 16 to 33, and then yung number 3, ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos, verse 34 to 38. So yan po yung pag-uusapan po natin sa umaga pong ito. Amen po? Wala po akong mahabang slide kasi wala po kaming kuryente kahapon simula umaga. So misunderstand po, ito po yung na-prepare ko lamang po ngayon. So nice ko po na mag-focus po tayo sa salita ng Diyos this morning. Sa pinag-aralan po natin, binasa po natin, especially during ng Wednesday prayer meeting, makikita po natin doon yung pagbabasa po sa Exodo, naisin ng Diyos na nais niyang sundan natin yung huwara ng pagsamba ng mga Israelita. Hindi ibig sabihin, sinabi ba ni Yahweh, lahat ng yun, yung mga kagamitan, susundin din po natin sa panahon natin. Hindi po. Bagkos ito yung maging halimbawa, maging huwaran ng pagsamba natin. Katulad ng pagsamba na ginagawa ng mga Israelita. Kung paano po silang naghahangad na maging malinis yung kanilang mga sarili at maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen po? Every Sunday, naisin po natin sa sarili po natin na ako ba ay karapat-dapat sa harapan ng Panginoong Diyos na harap tuwing araw ng Linggo. Diba? Nais ang Panginoon na yung puso po natin ganoon po. Na dapat prepare po tayo every Sunday. Nahaharap tayo sa Diyos, dakilang Diyos natin, dapat malinis ako, karapat-dapat ako sa harapan ng Panginoong Diyos. Kung paano po nilang sinunod yung bawat detalye ng itinatayo nilang tabernakulo ng toldang tipanan. Nung Wednesday, marami nung mga nakaraang Wednesday, isa-isa, may natatandaan po ba yung bawat isa ng yung sukat, yung kagamitan? Diba minsan, lahat ng yon na binanggit, hindi natin matandaan. Pero, bakit mahalaga iyon para kay Moses? Bakit iniutos ni Yahweh kung gaano kahalaga na sundin nila yung utos ni Yahweh dun sa mga sukat, sa mga materyales na gagamitin nila? So, makikita po natin doon na malaki yung bagay na yon para sa kanila. Dahil nakita ni Yahweh yung pagsunod ni Moses even ng mga Israelita. Simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na detalyado dun sa tabernakulo na yan, ginawa nila at pagpapakita yun, di ba, sa loob at labas ng toldang tipanan, ginawa nila yon lahat ng sinabi ni Yahweh sa kanila. At nang ito'y kanilang natapos, ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos ay kanila pong nasaksihan. E yun po yung pinakamahalaga. After nilang sumunod, after they obeyed dun sa sinabi ng Panginoon na gagawin nilang tabernakulo o toldang tipanan, nakita nila na nandoon ang presensya ng Panginoon. Napakahalaga po noon na hindi lamang nila ginawa yung toldang tipanan na yon para sa pagsamba nila, bagkos dapat nandoon yung presence, nandoon yung glory ng Panginoon Diyos sa kanilang ginawa. At makikita po natin dito sa pag-aaralan po natin, mahalagang bagay yung itinuturo po ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng teksto na ito sa umagang ito sa chapter 14 ng Exodo. Number 1, ang tabernakulo at Jesus. Sa verse 1 to 15, sa binasa po natin kanina, kung titingnan po natin, lahat ng mga kasangkapan doon sa tabernakulo, ito po ay tumutukoy, tumuturo palagi kay Jesus. Sino yung paparating na Savior? Lahat ng ginamit na kasangkapan, patungkol palagi, paturo palagi kay Jesus. At kung paanong ginawa ni Jesus yung sakripisyo niya para sa lahat. So una, nabinanggit po doon sa verses 1 to 15, yung kaban ng tipan. Nakita niyo po, di ba? Sa most holy place siya nakalagay, yung kaban ng tipan. So makikita natin, ano yung nandun sa loob ng kaban ng tipan? Yung Ten Commandments na daladala ni Moses, di ba? Yung Ten Commandments nandun sa loob ng kaban ng tipan or yung Ark of the Covenant. Kung nakita niyo po doon kanina sa video, so ito ay sumisimbolo ng presensya ng Diyos sa mga Israelita. Sa kanilang paglalakbay, kasama nila yung kaban ng tipan. Ito ay sumisimbolo na palagi nilang kasama ang Diyos. Una yun na kasangkapan. Pangalawa, yung iluwan. Amen po ba? Yung iluwan, sa atin po mga Kristiyano, sino po ang ating ilaw? Jesus is our light. Sumisimbolo ng ating Panginoong Jesucristo ang liwanag sa ating mga buhay. At yung pangatlo, yung gintong sunugan ng mga insenso. Diba sa lahat, sa labas ng most holy place, makikita doon nila pinapasunog yung mga insenso para mag-amoy ito. Ito ay sumisimbolo ng
sakripisyo ni Jesucristo para sa ating pong lahat. And then yung pang-apat, yung tabig ng pintuan. Diba? After po nung most holy place, andun yung kabanantipan, meron pong tabing, yung curtain, mga kapal na kortina, yung ginamit nila doon, noong mga panahon na yun. Napakagandang kortina po yun. And then, ito ay sumisimbolo, diba, nung time na si Jesus napako sa krus, naalala niyo po yung napunit na yung tabing? Nung si Jesus ay namatay sa krus, nakita doon, diba, sa napapanood nating video, napunit yung tabing. So, ibig sabihin, ipinapakita doon, yung pagkapunit na yun, na ang bawat isa po sa atin ay malaya ng makakalapit sa ating Panginoon. Yun po yung sinisimbolo nun. And then, yung panglima, yung palanggana o yung altar na sunugan ng mga handog. Saan po ito matatagpuan? Doon sa labas ng toldang tipanan. Sa labas po siya nakapwesto, doon nila sinusunog yung mga handog noong mga panahon po na yon. And then yung pang-anim, yung palangganang may tubig. So sa paano nila ginagamit ito? Ito ay yung mga high priest, even yung mga pari, nag-ugas sila ng kamay, even yung kanilang mga paa bago sila pumasok sa mismong toldang tipanan. So makikita natin dito paano nilang pinapahalagahan yung maging malinis sila sa harapan ng Diyos. So makikita natin dito, even Jesus cleanse us through His blood. Nilinis po tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na yung kanyang mga anak ay maruming haharap sa kanya. Ano yung pinanlinis po sa atin? Yung dugo ni Jesucristo. Nilinis po tayong lahat. Yung palanggana na yun, nagsisimbolo noon na ang bawat isang lalapit sa Panginoong Diyos na si Yahweh ng mga panahon na yun ay karapat dapat na maging malinis muna. Kaya ang Panginoong Diyos, diba? Gumawa siya ng paraan. Nag-iisang paraan para malinis tayo. Binigay niya yung anak niya at sa pamamagitan ng anak niyang si Jesucristo, yung dugo niya, nilinis po tayong lahat. And then yung pangpito, yung tabing ng bulwagan. Diba? Napansin niyo, napaka dami nung kortinang ginamit doon. Lahat ng yon may mga ginamit na tabing na kortina. Ito po ay sumisimbolo, diba, yung mga makakapal na tela yung ginamit doon, pinakadegalidad na tela. And then, yung pangwalo, yung langis na pangtalaga. Ginagamit nila yon para italaga yung mga priest, yung mga high priest, para i-anoin sila na maging karapat dapat silang pari sa harapan ng Diyos. So makikita natin doon, even Jesus anoints us with the Holy Spirit. Tayo po ay ina-anoint din ng Panginoon, hindi na lang langis, di ba? Kung sa mga Katoliko, meron silang ginagamit na langis para ma-anoint ka, ma-bless ka. Pero tayo mga Kristiyano, tayo po, ina-anoint po tayo. Binibigyan na tayo ng Panginoon ng banal na Espiritu. Ito yung anointing po natin. And then yung last, di ba, yung mga pari. Sila, sumisimbolo sila ng representative sila. Naharap kay Yahweh at that time. Pero sa panahon po natin ngayon, si Jesucristo ang perfect high priest. Sabi nyo nga po, perfect high priest. Yan. Ibig sabihin, perfectong punong pari. Walang bayad ng anumang kasalanan. Noong mga pari noong panahon na yon, hindi sila perfecto. Ina-anoint sila para maging karapat-dapat silang humarap kay Yahweh at kailangan nila maglinis ang kanilang mga sarili. Pero si Jesucristo, siya ay perfect na high priest para sa atin. Walang bayad ng anumang kasalanan. So, makikita natin dito, sa number one, ang tabernakulo at si Jesus, magkaugnay palagi yan. Yung ginawa nilang tabernakulo, yung toldang tipanan, lahat ng yan patungkol palagi kay Jesus. Paturo palagi kay Jesus sa kung anong gagawin ni Jesus sa krus. Amen po ba? And then, makikita natin, lahat ng kagamitan na ginamit nila, ito po ay mahalaga. Number one na ginawa nila, di ba? Hindi lamang ipinakita nila yung pinakamabuti sa harapan ni Yahweh, bagkos yung pagsunod. So, pangalawang bagay, nais ang Panginoon, after na mangyari yon, yung ginawa niyang sakripisyo para sa atin, we have yung peace with God. Meron na po tayong kapayapaan. Amen po? Noong time na tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo, nalaman mo yung sakripisyo niya para sa ating lahat, meron ka na dapat kapayapaan. Meron ka na ang kapayapaan sa piling ng Diyos. Pangalawa, ang pagsunod sa ating Panginoon. So verse 16 to 33. Yan, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo.
Ang sabi po dito sa verse 16, ginawa ni Moses ang lahat ng iyon ayon sa inuutos ni Yahweh. After nun, mabuo lahat, makumpleto lahat ng iyon sa tabernakulo. Sa verse 16, ginawa lahat ng iyon ni Moses ayon sa utos ni Yahweh. Lahat ng binanggit doon na gagawin nila, walang binago si Moses. Walang idinagdag si Moses. Ibig sabihin, kung ano lang yung instruction. Amen po ba? Kung ano lang yung sinabi ng Panginoon na sundin, gagawin, yun lang yung ginawa ni Moses. So, itong pangalawang bagay na ating pong pag-usapan, pagsunod sa ating Panginoon. Katulad ng pagsunod ni Moses, even yung mga Israelita, sila po pinatnubayan sila ng Diyos, lalo na higit si Moses, upang matapos nila o makumpleto nila yung tabernakulo. Sa kanilang paglalakbay ng 40 years sa ilang, sa wilderness, naranasan nila yung paggabay ng Panginoong Diyos. Naranasan din po nila yung provision ng Diyos. Diba? Hindi naman uso sa panahon nun yung mga hardware, diba? Kung saan sila bibili, wala pa nung panahon na yun. Pero bakit maraming ginto, maraming tanso, maraming pilak, at lahat ng pangangailangan nila, yung pinakamabuti, naroon, prinovide ng Lord. Ibig sabihin, yung pagsunod nila sa Panginoong Diyos, nagpapakita ng pagtitiwala, pag-surrender, pag-rely sa Panginoon na kayang-kayang i-provide ng Lord ang lahat. Amen po ba? So makikita natin doon, 40 years, naranasan nila yung paggabay. Naranasan nila yung provision ng Panginoon at naranasan nilang sa Diyos lang sila aasa. And even naranasan din nilang maging pastol ang ating Panginoong Diyos. Si Moses nangunguna sa kanila. Pero yung pinaang great shepherd na nangunguna sa kanila, ang ating pong Panginoong Diyos na si Yahweh. At tayo po, tayo, bawat isa po sa atin, tayo po ba ay naniniwalang lahat na naranasan din po natin yon sa ating buhay? Wala po. Halimbawa po, una, sabi ko po kanina, naranasan nila yung paggabay. Pangalawa, naranasan po nila yung provision. Pangatlo, naranasan nilang umasa lang sa Diyos. At yung pangapat, naranasan nilang maging pastol si Yahweh. Tayo bilang isang Kristiyano, do we experience yung apat na naranasan ng mga Israelita sa ating pong buhay? At nawa bilang isang Kristiyano, magpaalala po ito sa atin na ang ating pong Panginoon, kailanman hindi po siya natulog sa buhay ninyo. Naranasan natin yung lahat ng yon, even yung mga Israelita, nawa yung salita ng Diyos, yung magpapakapit po sa atin palagi sa Panginoon. Amen po ba? Through the words of God, ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan na palaging kumapit sa Panginoon. Although alam natin, palagi naman akong kinakapitan ng Diyos, hindi niya ako binibitawan. Pero bilang isang Kristiyano, nawa yung salita ng Diyos, ito yung maging simbolo mo na para manatiling kumapit sa Panginoon. Amen po ba? Bakit ka kakapit? Dahil ang Diyos ang nagpo-provide? Bakit ka kakapit? Dahil ang Diyos ang gumagabay? Bakit ka kakapit? Kasi di ka mabubuhay nang wala ang Diyos. Amen po ba? Ayun ang nais ng Panginoon na maranasan po natin. And then sa pagkakataon po na ito, ang sabi dito, tanging si Jesucristo lamang yung nag-iisang daan. Ang sabi, bakit siya naparito? Di ba, wala nang ibang daan. He is the way, the only way para sa ating lahat. Bakit siya naparito para sa ating pong lahat? He obeyed our Father in heaven. Siya yung nagpakita ng isang halimbawa ng bakit ba naparito si Jesus? Sinunod niya yung utos ng kanyang Ama, ng kanyang Diyos Ama sa langit. And then makikita natin dito, dahil wala nang ibang paraan. Meron pa po bang ibang paraan para mapatawad ang kasalanan ng mga tao? Maybe yung iba magsasabi, oh, marami namang paraan eh. Diba? Yung ibang mga paniniwala sa paggawa ng mabuti, diba? Sa pagiging mabait nila, ito yung magiging paraan para mapatawad. Hindi po. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan, nag-iisang paraan, to send His only begotten Son. One way lang yun eh. Isang daan lang yung
ibibigay niya sa bawat isa po sa atin. Wala nang ibang paraan. Naparito siya, sumunod siya sa Diyos Ama dahil wala nang ibang paraan. Hindi niya pwedeng isend yung mga anghel para baguhin ang mga tao. Isang daan lang, nag-iisang paraan, i-offer niya yung nag-iisa niyang anak. At anong ginawa ng ating Panginoon? Sumunod siya sa utos ng Diyos Ama sa kanya. Pero di ba nung after, nung before siya ma-crucify, at that time sinabi ni Jesus, di ba, kung loloobin mo na hindi ko pagdaanan yung paghihirap na ito, yung saro ng paghihirap na ito, pero ninais pa rin ng Panginoon na sundin, ninais pa rin ni Jesus na sundin yung kalooban ng Diyos Ama at that time. So makikita natin dito, wala nang ibang paraan para mapatawad yung ating kasalanan. That's why He is the only way. Amen po ba? Kaya nga sinasabi ni Jesus, I am the only way. Wala nang ibang paraan eh. Sino na lang? Siya yung gagawa ng paraan para mapatawad yung mga kasalanan. So, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil binigay niya yung daan. Walang ibang daan kundi si Jesucristo lamang, pero ibinigay ng Diyos para sa atin po yun. Tulad ni Moses, siya po ay naging matapat na lingkod ng Diyos. Ang pagsunod para kay Moses, hindi po ito madali. Ililid niya yung mga Israelita na napakatitigas ng mga ulo. Na para bang sa isip ni Moses, bakit ko kailangan gawin ito? Pero alam niya at kilala niya kung sino yung kanyang sinusunod. Amen po ba? Kapag kilala mo ang iyong sinusunod at kapag kilala mo ang isang tao, mabilis tayong sumunod. Pero kapag hindi natin kilala ang isang tao, mahirap para sa atin ang sumunod. Amen po ba? And then sa umaga po ito, ano man yung sinasabi ng Diyos sa gawin po natin? Si Moses, sinunod niya yung sinabi ni Yahweh na dapat niyang gawin. At sa atin bilang isang Kristiyano, ano man yung sinasabi ng Diyos sa gawin po natin ito. Let's do it. Tulad ng pagsunod ni Moses sa Diyos, wala siyang pag-aalinlangan. Pinakinggan at sinunod niya lang ang sinasabi ng Diyos without what if sa buhay niya. Amen po ba? Pinakinggan niya lang. And then after noon, sinunod niya kung ano yung sinasabi ni Yahweh para sa kanya. And then, hindi na siya nagsabi, Panginoon, bakit? Paano kung ganito? Paano kung ganito yung gawin ng mga Israelita? Hindi siya nagsalita ng ganun. Kung ano yung mangyayari. Bagkos, sumunod siya sa harapan ng Panginoong Diyos sa Yahweh. Kung sinasabi ng Diyos sa iyo sa umagang ito, turuan mo ang mga anak mo para sa gawain ng Panginoon. Ano pong nais natin gawin? Turuan natin. Kung nais ang Panginoon na ikaw ay magturo, magturo ka. Kung ikaw ay nais ang Panginoon na tumugtog, ikaw ay tumugtog. Kung nais ng Panginoon na gawin mo kung ano yung maakaya mo para sa Kanya, gawin mo. Pero bakit napakahirap sa atin ang sumunod? Sabi ko kanina, mahirap sundin ang isang tao kapag hindi natin kilala. Pero kapag kilala natin ang Diyos, mabilis tayong susunod. Amen po ba? So magang ito maging challenge po sa atin. Tanong sa ating sarili, bakit mahirap para sa akin sumunod? Maybe hindi ko kilala. Hindi ko pa lubos na kilala yung nagsasabi sa akin na sumunod ako. Amen po ba? Ito po ay challenge sa mga Kristiyano. Maraming Kristiyano naririnig yung salita ng Diyos. Maraming Kristiyano naririnig yung mga naisin ng Panginoon, pero mahirap sumunod. Ang pinakang sagot doon, hindi nila lubos na kilala ang Diyos sa kanilang buhay. Amen po? Nawa ito ay maging paalala po sa atin na minsan, napapaisip po ba tayo, bakit mahirap sa akin sumunod? Maybe hindi ko siya kilala. Sa tao, pwede nating sabihin, ay, ba't ko yan susundin? Hindi ko naman siya kilala, di ba? Parang ganun. Pero sa Diyos, kung kilala mo ang Diyos, easily, tayo po ay makakasunod. Amen po ba? At nawa, ito ay isang halimbawa ng pagsunod ni Moses ay nagpapakita ng magandang halimbawa po sa atin. Gawin po natin at nais natin maging masunurin tayo sa harapan ng Diyos. So kapag tayo po ay sumusunod, tandaan po natin, hindi po naluwalati ang tao. Hindi ikaw yung naluluwalati, kundi ang Diyos ang naluluwalati. So sa pagkakataon po na ito,
Mahirap man magtiwala tayo sa ngayon, 'di ba? Minsan may mga doubts po tayo. Pero nais ang Panginoon, kilalanin pa natin siya sa ating pong buhay para mabilis tayo na sundin kung ano man yung ipinaparating sa atin ng Panginoon, yung ipinapagawa sa atin. So nais ng Diyos, magkaroon po tayo ng fellowship sa Kanya. Diba? After nung pagsunod, anong ginawa nila Moses at mga Israelita? Nagkaroon sila ng fellowship sa Panginoong Diyos. And tayo rin ang mga anak ng Diyos, gusto niya ng bawat isa po sa atin, tunay na kilalanin natin si Jesucristo sa ating pumbuhay. Dahil sa kanilang pagsunod, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag at nakita ng marami. Yung pagsunod ng mga Israelita, even ni Moses, after po noon, nahayag. Ibig sabihin, na-reveal yung glory ng Panginoong Diyos, yung presensya ng Panginoon, naranasan po nila sa kanila po mga buhay. And then yung pangatlo, ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos. So verse 34 hanggang verse 38, makikita po natin dito. Basahin ko po muli sa inyo. Nang magawa na ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moses sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumataas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap. Hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap, ang kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay, ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at sa nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ito na yung pinakang last part ng kanilang ginawa after nung nakumpleto na yung mga kasangkapan sa tabernakulo. Naranasan nila yung presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Sa kanilang pagsunod, naroon yung kaluwalhatian at nasaksihan nila yon, yung presence ng Panginoon kasama nila. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Binanggit po doon sa aklat ng Kawikaan na ang sino mang sa kanya'y magtiwala ng buong puso at lubusan, hindi manangan sa sariling talino at karunungan. Ang sabi po doon, palaging alalahanin si Yahweh at ang patnubay niya ay mapapa sa atin. Amen po ba? Katulad ng ginawa ni Moses at ng mga Israelita, nirecognize nila ang Diyos sa buhay nila. Ibig sabihin, na-feel nila yung presensya ng Panginoon at yung kaluwalhatian ay palagi nilang kasama. So makikita po natin dito, kung wala po yung kaluwalhatian ng Diyos, yung Panginoong Diyos, dun sa toldang tipanan, sa tabernakulo, maaaring sabihin natin, simpleng toldang tipanan lang yun. Diba? Na ginawa nila. Pero naroon yung presensya at yung kaluwalhatian ng Diyos, katulad din po sa loob ng simbahan. Kung wala si Jesucristo, wala yung kanyang presensya, ibig sabihin hindi ito tunay na simbahan. Hindi ito tunay na tahanan ng Panginoon kung hindi ipinapangaral si Jesucristo. Ganoon din yung paggawa nila ng tabernakulo. Hindi lamang yung ginawa, bagkos nilagay doon yung presensya ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito po ay tunay na tabernakulo at toldang tipanan na tinatawag. So makikita natin dito, katulad ng mga Kristiyano, katulad po natin, kung wala si Kristo sa ating pumbuhay, hindi po tayo matatawag ng tunay na Kristiyano. Pwede po bang sabihin ng isang tao, ako ay Kristiyano pero wala si Kristo? Hindi po maaari iyon. Pwede nating sabihin sa sarili natin, ako ay si ganito, yung pangalan ko. Pero hindi natin pwedeng sabihin, ako ay Kristiyano, pero wala si Kristo sa buhay mo. Magkaiba po yun. Amen po? Dapat tayong Kristiyano, nandito sa atin si Kristo sa ating buhay. Ganon yung paggawa ng tabernakulo. Ginawa nila yon, kung wala ang presensya ng Panginoong kaluwalhatian ng Diyos, hindi ito matatawag na toldang tipanan o tabernakulo ng mga panahon po na iyon. Nais ng Diyos ang bawat isa po sa atin ay maging tunay na anak ng Diyos. Pinanganak na muli. Ibig sabihin, we are born again. Kaya nga, di ba, yung mga nagpapabaptize,
'Di ba? Pinapakita nila, sinosurrender nila yung kanilang sarili. Ibig sabihin, ako ay binago na ng Panginoon. Wala na yung dati kong pagkatao ko. Ako ay bago na. Kasama ko na si Kristo. And then nagkaroon na po tayo ng banal na buhay at kalugod-lugod sa Panginoon at mas lalo nating kinikilala pa ang Panginoon sa ating pong buhay. So makikita po natin doon, yung aklat po ng Exodo, nagpapaalala po sa atin, nagre-remind po sa atin na ang Diyos ay tunay na mapagpasensya. Remember, di ba, 40 years in the wilderness, maraming beses sila nagkasala. Sa pangunan ni Moses, anong ginawa nila? Kapag umaakyat ang bundok ng Sinai si Moses, ang gagawin ng mga Israelita, gagawa sila ng Diyos-Diyosan. Gumagawa sila ng mga gintong guya. Pagbaba ni Moses, makikita niya, ganun yung gagawin ng mga Israelita. Ang sakit sa ulo no, na makita yung mga pinapangunahan niya na matigas ang ulo. Meron na silang Diyos na si Yahweh na ipinakita yung presensya ng Panginoong Diyos. Pero bakit? Di ba, nagtagal si Moses sa bundok ng Sinai. And then yung mga Israelita, napakatagal na ni Moses sa bundok na yun. Ano bang ginagawa niya? Di ba? Katagpo ni Moses si Yahweh, pero yung mga Israelita, natagalan na sila. Ang tagal ni Moses bumalik. Kaya ang ginawa nila, parang na-feel nila, wala yata yung presence ng Panginoon sa atin. Gagawa tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan. And after noon, di ba, nakikita natin, nandun pa rin yung pasensya ng Panginoon sa kanila, sa katigasan ng ulo nila. And then, pangalawa, sa ating pong lahat, ang Diyos ay maraming pagkakataon. Yung Book of Exodus nagpapakita po na ang Diyos is the God of chances. Kahit paulit-ulit yung mga Israelita, mali yung kanilang ginagawa, hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, binibigyan sila ng pagkakataon. Even si Moses, di ba, nakikiusap sa Panginoon. Huwag mong lupigin ng mga Israelita. Nakikiusap siya, nagsusumamo siya sa harapan ni Yahweh na huwag silang lulupigin. So, ibig sabihin, pinapakita, ang Diyos ay maraming pagkakataon sa bawat isa. And then He forgives us. He loves us. He is our great hope and trust in the Lord. Amen po ba? Ang Book of Exodo, maraming aral yung itinuturo. Nung nagbabasa po sa Exodo, di ba? Maybe na-experience yung mga umaatin sa prayer meeting. Pag binabasa, ayan na naman, mga sukat, ganito, ganito, ganito. Pero alam niyo po, marami po natutunan sa aklat ng Exodo. Amen po ba? Ang aklat ng Exodo, para yung ano eh, nanonood ka ng telenovela, may mga challenges, ganito, ganyan. Pero naisin ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin, yung pinakamagandang halimbawa na pinapakita po dito, sa pagtatayo ng tabernakulo, na isang Panginoon na alalahanin po natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano, Panginoon, hindi ka pa namin lubusang kilala. Ito po ay honest na pagsasabi natin sa Panginoon. Pero nais ng Panginoon, kahit hindi mo pa ako kilala, anak, sa ngayon, nais niyang maranasan mo yung presensya at kaluwalhatian niya. Amen po ba? Sa araw-araw. Yun yung pinakamahalaga na dapat po nating tandaan. For our conclusion, sa kabila po ng lahat, sa buhay ng mga Israelita at ni Moses, patuloy na nanatili ang Diyos sa kanila. Nagstay ang Panginoon sa kanila. Iniligtas sila ng Diyos. Ganoon din po tayo. Sa kabila ng lahat ng nangyari po sa atin bilang isang mga Kristiyano, patuloy na nanatili ang Diyos sa atin. Amen po? Kahit na minsan, nakakalimutan natin ang Panginoon, pero still ang Diyos nariyan palagi. And then, patuloy po tayong minamahal at iniligtas ng Panginoon. Ang Diyos po ay nananahan sa kanyang mga anak. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa ating pong mga buhay. Amen po. Every day, bilang isang mga Kristiyano, Lord, your presence be with us. Your glory be with us. Ayun yung naisin po natin. Kung si Kristo ay nasa ating pong mga buhay, hangarin natin palagi yung presence ng Panginoon. Hangarin natin palagi na mag-glorify ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen po. Tandaan po natin yan ha. Ang tabernakulo patungkol palagi kay Jesus. And then yung pangalawa, ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos ay mahalaga. Amen po ba? Sabi niyo nga po, pagsunod. Pagsunod. Yan, dalawang, isang bagay lang, di ba? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Nais ang Panginoon na gawin po natin sa ating buhay. And then yung pangatlo,
maranasan natin palagi yung presence and then yung glory ng Panginoon sa ating po mga buhay. Tayo po ay sumandaling manalangin sa umaga pong ito. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umaga pong ito, sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga salitang ito, Panginoon, na minsan pang nagpapaalala po sa amin na ang pinakamahalaga sa aming mga Kristiyano ay palagi po naming maranasan ng iyong presensya. Palagi po naming maranasan ang kaluwalhatian mo sa aming po mga buhay. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay mahirap para sa amin ang sumunod sa iyong mga salita. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay nakikita mo, Panginoon, na hindi kami fully nagsusurrender ng aming pong buhay sa inyo. Tunay po, Panginoon, na ang isang Kristiyano kung wala si Kristo ay hindi maituturing o matatawag na isang tunay na Kristiyano, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, ang salitang ito, nawa ang magpaalala sa bawat isang kabataan, even sa mga magulang na narito, Panginoon, na hindi mahalaga kung ano yung aming pong sitwasyon sa ngayon. Magkos ang mahalaga ay patuloy kaming mag-focus sa kung ano ang layunin mo, sa kung ano ang kalooban mo sa bawat isa po sa amin. Lord, this morning, Panginoong Diyos, we surrender our lives to you. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami perfectong Kristiyano. Marami kaming pagkukulang, marami kaming pagkakamaling nagagawa sa inyong harapan. Pero palagi mong pinapaalala sa amin na ikaw ay Diyos ng maraming pagkakataon. Ikaw ay Diyos na higit sa lahat na nagmahal sa amin. Ikaw ay Diyos na mapagpasensya, Panginoon. Lord, forgive us. Ano man yung nakikita mo na hindi karapat-dapat sa amin kung mga sarili, patawarin mo kami. At sa umagang ito, Panginoon, magkaroon kami ng confidence palagi. Magkaroon kami ng kapayapaan, Panginoon, na ang presensya mo ay nasa amin. Ang kaluwalhatian mo ay aming pong mararanasan. Salamat, O Diyos, sa mga anak mo na narito, na naglaan ng oras, naglaan ng panahon, Panginoon, upang magkaroon ng fellowship sa inyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat, sa iyo ang lahat ng kapurahan at kaluwalhatian. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos sa umagang ito. Naniniwala po ako na tuwiran po ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So, magpapaalala po sa atin na ang presensya ng Diyos ay nawa ay maranasan po ng bawat isa sa atin. And tandaan po natin is ang obedience is better than sacrifice. Amen po. So salamat po sa Diyos. Palakpakan po muli natin ang Diyos sa umaga pong ito. At sa atin pong part ng pasasalamat sa ating Diyos, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magkaloob sa ating Diyos. Maunahan po muna tayo ni Sister Ligaya for our offering prayer. Let us pray. Mang banal, dakila ka, Panginoon. Tunay nga na kamangha-mangha kang Diyos sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa mga salita mo na aming narinig sa umagang ito. Ganun din, O Lord, sa buhay namin kami nagpapasalamat. Tunay nga po, O Lord, na kami ay tulungan mo upang kami ay makasunod sa iyo, Panginoon, bilang aming Diyos na makapangyarihan. Salamat in any situation in our life, O God, na nandyan ka para sa amin. Salamat sa mga salita mo na narinig namin ngayon, Panginoon, na napakaliwanag, Panginoon, sa aming mga puso, isipan na kami ay dapat marunong sumunod sa iyo. Sa aming mga pagpapala, Panginoon, for all your blessings, accept us, O Lord. Sana magamit ito, Panginoon, sa paglago ng iyong kaharian. Accept us as a pleasing sacrifice to you. We are also to you, Panginoon. Do
muli. We will follow you, O God. Salamat. Itong ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Holy Father God, thank you for calling us to your church to worship you on this Holy Lord's Day. This time, I give thanks to you for touching our heart, providing us with the finances so that we can come to you with prayer and in the form of offering. According to their situation, they opening tithes, Thanksgiving opening, Lord's Day opening, Minister opening, Child Picture opening, and the seed pains, please make their pains strong and brave enough to do opening with obedience. Please make your grace with their whatever this opening will be used and lead our children's future by your will. Prevent us from becoming the slave of body. In the holy name of Jesus we pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo at dako po tayo sa ating announcement. Number one po sa ating announcement, November and December cutie books po are available now po. So available na po yung ating cutie for November and December. You can avail po sa office po. Then number two po sa ating announcement, 50 pesos po construction offering. So weekly to change the church tiles, please pray for good methods for our worship hall flooring. So construction opening po natin from October 2 hanggang October 23 ay ano po ang range niya po ay 4,790. As of now po yung total budget natin ay 54,188. And then yung target po natin para sa pag-change po ng tiles ng ating church ay 400,000. So ayan po. So paki-pray po and continually po ituloy po natin yung pagko-construction offering. Yan po yung need natin. Paki-pray po that we can raise yung target po na 400,000 po para sa ating tiles po dito sa ating church. Next po sa ating announcement. And then number 3 po, midweek and Thursday prayer meetings. Sabi po sa Micah chapter 7 verse 7, let's read together. But as for me,
I will look to the Lord. I will wait for the Lord of my salvation. My God will hear me. So I encourage po each of us po to attend ng ating midweek and Thursday prayer meeting for our spiritual growth and para po sa pagdadalangin po ng bawat isa. So please come po. Then number four po sa ating announcement, being on time for worship is good self-discipline of Christian. So diyan makikita yung isang Kristiyanong merong good discipline, unang-una ay yung pagiging on time. Amen po. So please be reminded po na on time po tayong dumating. Mas early po, mas maganda. And then number five po, please pray for ministries with two mission teams in January 2023. So yan, Lord willing na sa 2023 ng January ay meron tayong two mission teams. I think ito ay from Korea po, no? Mga visitors po. So let's pray po para po sa mga ministry po na gagawin ng two mission teams na to na we will visit dito sa ating church this January 2023. Pag dumating yung January, ano po yung iisip natin? Malapit na po ulit yung ating church anniversary. Amen po ba? So let's pray sa ating Panginoon for His goodness. I think 11 years, upcoming 11 years na ang ating church. So growing na ang ating church. Amen. And nakita niyo po, tingnan niyo yung katabi ninyo. Dati po, tumatakbo-takbo lang dyan. Then, naglilinis ng mga CR. Pero tingnan niyo ngayon, ginagamit na sila ng Panginoon. And physically, mas malaki na po sila sa atin. Amen po. Ayan. So nawa po, yung maging palagi pong challenge sa atin. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Nakita po natin, lahat ng mga bata sa ating Sunday school ay leaders na ng ating church. Amen po ba? So, merong malaking pag-asa. Amen po. Kaya patuloy tayong manalangin sa ating mga anak, sa ating mga Sunday school. Amen po ba? So, makikita ninyo yung baby, naka-cart lang siya. Pero, 2 years, 3 years ang bilis. Parang dadaan lang, magiging grow na siya agad. Kaya, papaalala po sa atin ito na our life is so fast. Amen po ba? Mabilis. Kaya dapat gawin natin yung best natin para sa Panginoon. Wala tayong sayangin. Amen po. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, from now on, sige po sabihin nyo, from now on, I will do my duty. Ayan. So gawa po tayo ulit. Huwag po tayong ma-struggle sa mga past po natin. Amen po ba? So yung galing po ako sa mission trip po doon sa lugar po ng North Luzon. So during our evangelism po, talagang during acceptance po, di ba after mag-share ng gospel, nag-accept sila. Alam niyo po, lahat ng masishara ng gospel po namin ay meron pong luha sa kanilang mga mata. And then whenever na ipipray sila, umiiyak sila. Bakit po? Wala pong chance na may magpray para sa kanila. Amen po ba? So marami pong kulang sa church nila, pero yung heart nila, maraming uhaw sa Panginoon. Amen po. Kaya huwag po nating sayangin yung chance po na habang yung panahon ay lumilipas, gawin po natin yung best natin. Amen po. So, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Amen. Kaya, laging remind po sa atin na palagi po tayong maging gising. Amen po. Spiritually. Amen po. So, ang pinaka nakita kong hindrance doon, bakit pag tinatanong mo sila, kasi nangingi ako ng tracks dito sa ating church. So, yun po yung ginamit namin during evangelism. Pag tinatanong mo po yung salita, kung kukunin ka na ni Lord ngayon, saan ka mapupunta? So, marami sa kanila, merong doubt sa puso nila na pupunta sila sa langit. Unang-una, yung sin ang nagpapabigat sa kanila. So, hindi nila alam yung tamang kaligtasan na kapag tinanggap nila si Jesus, though meron silang sin, sila ay maliligtas. Amen po ba? So, yun po. Kaya lagi po tayong umatay ng ating mga prayer meeting and continually po pray natin yung ating mga Sunday schooler, yung ating mga leaders, mga musician. Amen po. Amen. So palakpakan po natin ang ating Diyos. And meron pa po ba announcement, Kuya Loren? Ayan po. Then tayo pong lahat ay tumayo for our congregational prayer statement. Let's declare po ito with victory sa ating mga puso. And let's claim that the Lord will hear our prayer. Let's pray po. Panginoon, naway puspusin mo ang bawat isa sa amin ng iyong banal na spirito. Manahan ka sa amin, Panginoon, upang makita ng mga tao ang liwanag mo sa aming buhay.
sa aming pamilya, sa aming komunidad, at sa aming bansa. Amen. Panginoon, tulungan mo po kaming maging tapat sa mga gawain na pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo po kami na maging mabuting huwaran ni Kristo sa aming araw-araw na buhay. Amen. Panginoon, isinasamo po namin sa iyong pangalan na naway lumago ang aming simbahan, hindi lamang sa bilang, kundi lumago nawa ang pananampalataya ng bawat isa upang mas lalo kaming maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian. Amen. Panginoon, idinudulog po namin sa iyo ang aming bansa. Tulungan mo po ang aming bansa na maging sentro si Jesus at mapagtagumpayan ng anumang darating pa na mga kalamidad. Amen. Panginoon, patuloy ka pong maghari sa buhay ng aming missionaries, ministers at mga leaders sa aming iglesia. Ang banal na espiritu mo ang patuloy na gumabay sa kanila upang ang kaharian mo ay patuloy na lumawak. Naway ang buhay nila ay maging mabangong handog sa iyong Diyos. Amen. Let's sing together the Lord's Prayer song. God bless po sa bawat isa. Po. Okay.